And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. Today, the day of your salvation. Ikalawang Korinto 8:9. Siya na mayaman sa lahat ay naging mahirap upang tayong mahirap dahil sa kasalanan ay umaman sa pamamagitan niya. Kaya pag lahat po ng tao ay nagpunta kay Kristo, ang buong Pilipinas, wala na pong mahirap. Walang basurero. Walang namamalimos. Wala na rin magnanako ng pera ng gobyerno. Wala na rin hultapar, wala nang statue, kasi wala nang simple nature. Wala nang away mga politiko. Wala nang nakawalang manok. Wala nang agawalang asawa. Si Jesus lang naman na may kakayang patigilin mga bagyo na yan, mga lindo na yan, putok ng bulkan. Mga tsunami na yan. Wala na pong iba. Yung ating mga kalungkutan, kinuha niya na lahat yan. Binataan niya na yung ating kapanglawan, yung ating kalungkutan. Yung ating pong mga takot, kinuha niya na lahat yan. Kapag na kay Kristo ka, wala ka ng pag-aalala at pangamaw, wala ka ng takot. Kasi hindi mo nakalikasan yun eh. Kung meron man sa labas yung bulong ni Satanas yun, pero pwede mo siyang i-reject. Pero sa loob, wala. Kasi yung nasa loob si Jesus, yung nature niya, na siya mong being, divine substance. Yung kamatayan ko nating lahat dahil sa kasalanan kinuha niya, siya yung nagbata. Dali tayo dapat ang pinako sa krus ay lahat ng tao. Siya po yung nagpunta para mapawalang sala tayo. Kaya ang nakay Kristo hindi na namamatay. Nabubuhay lang habang panahon. Now, sabihin na naman ng marami, apostol, sigurado ka ba sa tinuturo mo 1,000,000%? Eh, bakit nalilibing yung tao? Hindi ba namatay yun? Eh, yung problema mo. Hindi mo alam ang kasulatan. Sasagutin ko yun. Hindi naman yun yung tunay na tao eh. Yung nilibing, katawan lang yun, alabok yun, sisidlan lang yun. Ang tunay na tao, yung espiritu at kaluluwa niya pumunta kay Kristo sa langit habang panahon. Pag sinabi ang salitang kamatayan, yan po'y nakakabit doon sa ala kay Kristo. Ang ibig sabihin, nung pumunta siya sa impyerno, pinarusahan habang panahon. Pag na kay Kristo ka, kumpleto ka sa buhay. Walang namamatay kay Kristo, lahat buhay. At yung patay sa kasalanan, pag napunta kay Kristo, mabubuhay lahat. Pakinggan po niyo ako, John 14:19, ang sabi niya, because I live, you will also live. Ito yung statement niya. Ulitin natin ha. Jesus said, because I live, you will also live. Si Jesus po ba'y buhay? Kaya pag napunta ka kay Jesus, dahil siya'y buhay, siya ang key sa eternal life habang panahon mabubuhay ka. Takot kang mamatay? Normal lang yan, wala ka kay Jesus. Pag na kay Jesus ka, hindi ka na natatakot mamatay kasi alam mo, hindi kang mamamatay.